Alex, kailan mo unang na-discovery na nakakatawa ka pala? Ganito, no? Itong episode na ito, matatagalan talaga tayo. Kaya nga ako nag-tsaa eh, kasi pampakalma to eh. Ang iba, umiinom ng kape. Oo. Kasi para gumising. Ako naman, tsaa. Kasi kumalma ako dahil ang dami kong gusto ikwento. Oo, dapat parang ikwento ganun. Mo lahat. So, kasi kailangan nilang malaman kung ano talaga, sino ba ang Alex Calleja. Pag kinukwento mo na, ito talaga na-realize ko sa pelikula, pag kinukwento mo na, ang ganda na eh. Oo, totoo. Pero doon abang nangyayari yun, di mo na mapapansin na gano'n na nangyayari. Real talk yun. This is Sessions with Brian Yamsuan. Kwentuhan ito about life. Makakasama natin ang mga taong nagbibigay inspirasyon sa atin sa bawat hamon ng buhay. Minsan may kantahan din, awanan, at pwede rin may iyakan. Express yourself, ika nga. Tara, magkwentuhan tayo. Alex, kamusta? Ako natutuwa na nandito ka ngayon at makakausap ko. Kasi, alam mo, nung pandemic, isa ka sa mga taong talaga nagbigay saya, hindi lang sa akin, kundi sa maraming tao. Dahil doon nakita yung ano eh, nakita yung talento mo eh. Doon nila na-search na, uy, meron pa lang isang Alex Calleja. Pero daming notion kasi na galing ka sa BPO industry. Pero, liwanagin mo nga, saan ka ba talaga nailagay nung nando ka sa Accenture? Accenture ako, nung pumasok ako sa Accenture, IT talaga. Kasi coming from a, naging systems admin ako sa SGS, which hardware naman yon. Okay. So, lumibat ako sa Accenture, ang inawahan ko naman, masusurpresa kayo is, mukha lang akong tanga pero matarilyo din ako, no? Mainframe, COBOL. Okay. Yun ang talagang trabaho ko. Okay, kita mo, grabe, no? Parang... At ano yun, day job talaga yun. Alam mo, minsan talaga lahat ng mga taong nagpapasaya sa atin, whether musicians, comedians, or mga actors, basically, ang ginagawa nila is meron silang mga day jobs before nila na-discover yung kanilang mga talento bilang ngayon, kay Alex, bilang isang komedyante. Hmm. Kailan mo unang na-discover na nakakatawa ka pala? Ganito, no? Maraming magsasabi, uy, seryoso sa personal. Komedyante talaga. Alam ko na kagad yun kasi sampu kayo magkakapatid noon. Tapos ako yung bunso, yung sinundan ko, 6 na taon ang tanda sa akin. Meaning, 36 yung nanay ko na pinanganak siya. So, 42 na yung nanay ko na pinanganak ako. So, parang iyang-iya na sila sa nanay ko noon dahil nga kasabay pa yung panganay naming mabuntis. Pati yung nanay ko. Parang menopause baby. Okay. Ibang menopause daw, it's either mapupunta sa pagka-topak o matalino. Mm-hmm. Parang ganun. Eh, hindi ko alam, napunta ata ako doon sa gitna lang na may topak na may konting utak. So, so ang nangyari, ang naabutan ko, kahirapan. Okay. Ang naging susi ng pagpapatawa ko, kahirapan. Kaya pag tinanong ako, gusto bang ulit mabuhay doon sa hirap? Yes, kasi doon yung... Hindi ko ma-imagine na lumaki ako sa Forbes Park tapos magiging kakaroon ng sense of humor na gito. Oh. Hindi, yun na pinanlaban ko nung bata ako. Imbis na comedy yung... Ang ginawa... Parang ang pinanlaban ko sa insecurities, sa mga inferiority complex, nilabanan ko siya ng comedy. Yun ang pang-neutralizer yun. Halimbawa, pag may mga barkada ko medyo may kaya, ang ambag ko, kwento. Yun. Ang bag nila inom, gastos, kotse. Ikaw yung bangka. Ako yung bangka. Hindi sila makaalis kasi ako yung bangka, ako yung life of the party. Sa mga hindi nakakaalam din, may balat ako dati dito. Nung bata ako, scarface, balat, black eye. Pero kita naman ngayon, okay naman ako. Diba? Ginamit ko to para magkaroon ako ng sense of humor. Dinabana ko yung magtukso sa akin na ginawa ko, inuha ko yung powers ko. Nung nagbibinata ako, pag naliligaw ako, tumapang ako, sabi ko, galing ako sa away. Ang tawag yan, akala ko lang balat, pero nibus of ota. So, bukod sa kahirapan, may balat pa ako dito. Eh, siyempre, pag nagbibinata ako, di ba, mag-chicks-chicks ka na. Eh, siyempre, may balat ako dito. So, ginawa ko, nilagyan ko ng boka yung panliligaw ko para ma-distract sila dun sa itsura ko. Nilabanan ko ng salita. So, doon nagsimula yung comedy ko. Sabi ko kasi, mahirap kami, no? So, ang napagkukwento na lang sa akin, yung kwento na lang, alam mo yung, alam mo dati tayong mayaman. Oo, tatay ko babayero, anak ng governor. Ang ginagawa na, tinuruan niya ng magmadyong nanay ko para nakaupo sa lamesa. Para magkaroon siya ng oras sa sarili. Abang nasa. Kaya inis na inis ako eh. Bakit? Tinuturuan ko yung asawa ko magmadyong. Ayaw matuto. Tagal ba? So yun, so nangyari, nagsusugal yung ate ko, isasan lang ngayon yung magamit namin.
Eh, San Sebastian College ako. Kaya minsan, paso, i-invite niya ko yung mga kaklasmate ko sa bahay na alam kong may gamit pa kami. Pagdating ko, wala kaming gamit kasi binenta. Pero natapos yung pag-aaral mo? Dumipat nga ako ng Malabon. Ito na yung, dito na po papasok ko yung ano ko. Nakita na ako sa kuya ko, may ikisama ko sa ipag ko. Ayun yung nangyari sa kwento ng buhay ko. Mayaman, mahirap, titira sa mga kuya, may ikisama sa ipag. Titira sa ate, may ikisama sa bayaw. So palipat-lipat ako. Graduate ako ng high school sa Elisa Asgar High School. So yung survival instinct mong to, na nabuo mo simula nung pagkabata mo hanggang sa lumaki ka, kumbaga, tingin mo yung blessings na to sa buhay mo na dumarating ngayon, part yon ng pagiging generous mo sa kanila. Itong episode to matatagalan talaga tayo, kaya nga ako nag-tsaha eh, kasi pampakalma to eh. Ang iba, umiinom ng kape, kasi para gumising. Ako naman, tsaha, kasi kumalma ako dahil dami kong gusto ikwento. Oo, dapat parang ikwento ganun mo lahat, kasi kailangan nilang malaman kung ano talaga, sino ba ang Alex Calleja. Pag kinukwento mo na, ito talaga na-realize ko sa pelikula, pag kinukwento mo na, ang ganda na eh. Oo, totoo. Pero abang nangyayari yun, di mo na mapapansin na ganun na nangyayari. Real talk yun. Oo. Hindi yun by design na yung ginagawa ko yun, this is what I want. Nagnyari lang, nagpo-fall into places. Ayoko ang contra yun eh, kasi baka mapansin eh. Kaya knock on wood, no? Yung buhay ng tao, pare. Pareho tayo eh. Kasi ako, bago ako nakarating sa gantong lugar, ganun din pinanggaling ako eh. Naging service crew ako ng Dunkin' Donuts, Jollibee. Nag-varsity ako ng basketball. Kung di ako nag-varsity, hindi ako nag-graduate. Kasi talagang hirap ng buhay. Pareho rin tayo ng pinanggalingan. Ang father ko din, musikero. So, anak mayaman, pero musikero. Naging problema, nung nawala yung pagiging musikero, wala nang alam gawin na trabaho. So, trying to live by the day siya. So, apektado ako dahil nag-iisang anak eh. Wala akong ibang katulong. Wala. Nanay ko rin, hindi rin nakapagtrabaho dahil all his life. Nag-housewife lang siya. Pero alam mo yung, sabi mo nga eh, relative yung lugar. Sa saan ka nabati ka? Sampaloc ako eh. Oh, doon ako lumaki. Eh, oh. So, grew up in Sampaloc. So, kita mo rin yung area, parang Malabon din yan, di ba? Yung Sampaloc. Uh-huh. Yung paglabas mo ng Cali eh, hanap ka na kagad ng kausap. Tatamba yan, inuman, kantahan, lahat, everything else. Pero sabi mo nga, dahil doon sa naging experience natin dyan, tatay ko rin, naging sugar roll. So, ganun din yung nangyari sa kanya. So, napakahirap talaga na pag natalo, wala kayong pagkain. Pag nanalo, oops, okay, medyo masarap-sarap ng kondi ulam nyo. Pero at the end of the day talaga yung growth mo as an individual is based on the experiences you have. In fact, meron pa tayong isang pinagkaparewan. Ano? Nandigaw ka rin sa isang anak ng polis, di ba? Yung anak ng general. Anak ng general. Yung asawa ko naman, anak ng major. Oo. So naranasan mo yung may naglilinis ng baril habang nanliligaw ka. Ang naranasan ko kung ganito. Nung niligawan ko, pumunta ako sa bahay, sa Bonifacio Naval Village. Pagdating ko doon, sabi sa akin nung mother, adik yung bisita mo ah. So sabi ko, Dave, bad trip naman kayo, far out. So, yun ang nangyari kung nung tumira ako sa bahay nila. Kasi, di ba, nabuntis ko. Doon ako nakaranas nung ano talaga, mayamang buhay. Pero naitara ako ng 8 years sa in-laws. In fact, yun yung isa sa pinakamang funniest lines mo. Tama, diba? Oo. Nung pagka binabato mo yun, yung tinanong ka nung general, saan kayo titira? Oo. For the meantime, dito muna kami sa inyo, mga 10 years. Pagkatapos doon, hinaharap namin kayo ng magandang apartment. Exact. Ano papakaya mo sana ko? Kung ano naman ang rep nyo. yun yung mga famous lines ni Alex talaga. Pero sa abang nangyayari, ang lahat ng comedy, kung yung ginagamit, sinasabi ko yun, based on my true experience. Pero at that time, it was a sad experience. That's why most of the comedians, Robin Williams, may mga nagkaka-clinical depression. Alam mo ba, kung sa hirap ng buhay ko sa container, sa isang idodemolish na bahay, sa apartment na tabi-tabi kami na mainit, na ang ilalim may kanal sa Santa Ana, hanggang dito sa nakikita na ako sa mga balkonahe, sa sopa sa labas, tinamaan ako ng clinical depression habang nasa village ako at natutulog sa aircon. Totoo yan. Kasi ang sarap ng tulog ko, ang naiisip ko, yung pamilya kong nagsasuffer. Nung nagpa-psychiatrist ako, pag dinadalaw ako ng mga kapatid ko, hindi sila makapasok sa village nung village ng Indus ko eh. So ang gagawin ko, sisilip ako, may rehas. Abot ako ng pera, abot ako ng pagkain. Yung
Yung image pala nang nag-aabot ako sa aire sa labas, nandun na maganda yung buhay ko. Nag-take pala ng toll doon sa akin na hindi ko na notice. Hanggang sa nagkaroon ako ng anxiety and clinical depression while sleeping inside a comfortable room, air-conditioned, carpeted. Doon ko naranasan yung hindi makatulog. Alam mo, totoo yan ha. At yung sinasabi ni Alex, napaka-totoo. Kasi ako, lumaki rin ako sa hirap. Yung meron akong very bad memory nung bata ako na yung nagigising ka pa rin, natutuluan ka ng tubig. Uh-huh. Dahil butas yung bubong nyo. So marami sa mga, siguro, mga nakakakilala sa akin ngayon, hindi nakakaalam nito. Pero yung mga klase ko dati nung high school lang nila yun. Na yung nagigising ka dahil butas yung bubong, tapos yung basang-basa ka, tapos yung CR nyo madumi. Kaya parang naging ano ko ngayon na parang, kailangan yung maayos yung CR, maayos yung tulugan ko. Tapos pag kami mga na nagkakaroon ako ng tama ka, yung ganong klaseng mga depression and also may anxiety ka about a lot of things. And I think kailangan nating address yung issue to. Kasi alam mo yung mental health issue, napakalaking bagay niyan. Ikaw, ano sa tingin mo dapat nating address dyan pagdating sa mental health? Tingin mo? Suggestion mo? Medyo may anxiety problem. Yung proseso ko lang doon sa mental health, ba't ako naging Kasi sa lahat ng mga komedyante, lalo sa mga nagsusulat sa katulad ko, yung malungkot na bagay, na-absorb namin yung kong Pag na-absorb namin, ilalabas namin nakakatawa. Pero yung lungkot, minsan naiiwan yun sa kaya yun. So, ang para ma-address yung mental health, hindi lang tayo dapat, huwag natin questionin yung nararamdaman ng isang tao kasi hindi nyo alam pinagdadaanan nila. Hindi, totoo ang mental health, pag ako nagkakaroon ng isang anxiety or clinical depression, at pag nakaraos ako because of medicine, nagiinom ako ng antidepressant, after 6 months, akala mo ibang piniisip ko, sino ba yung tao na yun? Hindi ka makakatulog, malungkot ka, gloomy, parang gray, parang ganito, laging ganito, kahit maaraw, ganito lagi yung tsura mo. So, dapat yung taong ganun, pag nagsayta sa inyo yung tao na, malungkot ako, pwede ba akong may pag-usap sa inyo? Kausapin nyo lang, without judgment. Totoo let the person talk, kasi may ano yun, may pinagdadaanan yun. So, ang nagpasa, alam mo yung pandemic, sa totoo lang, nung dumaan yung pandemic, mas, di ba, nagkasama-sama kami sa bahay, doon ko na-appreciate na marami pa pala akong di alam sa pamilya ko. Oo, totoo yan. Oo, di ba? Actually, yung pandemic made me closer din sa mga kids. So, siyempre, growing na sila lahat. Yung youngest ko, 17 na. Yung eldest ko, nasa Japan na nga eh. So, na siya nagtatrabaho, OFW ngayon doon. Pero, masaya naman siya doon. Kumbaga, yun yung calling niya eh. And yung middle child ko naman, nag-aaral sa Lasal. So, okay, parang yung online class, pagkatapos, wala na kayong gagawin eh. Mag-usap na lang kayo, di ba? Parang kwentuhan na lang kayong lahat. And minsan, meron nga, sinasabi mo nga eh, yung mga problema minsan, yung anxiety nila yung lahat, na-address mo quickly. Kasi nga, andun kayo eh. Kumbaga, minsan, lonely pala sila. Hindi mo mag-gets yung gusto nila. Parang pinipilit mo yung gusto mo, pero hindi pala gusto yon. So, kailangan mag-adjust ka bilang magulang din, di ba? Yung advantage na ng pandemic, and I'm not saying na masaya yung pandemic. We just talk about, maganap na lang tayo ng nakakatawa sa, nakakatuwa. No? Ang advantage na sa akin ng pandemic, hindi ko kailangan bantayan yung mga anak ko kasi nasa loob tayo ng bahay. Nawala yung bumalik na naman yun dahil wala ng pandemic. Yung aalis! Tama. Dati kasi nung bata ako, pag sinasabi sa akin ng nanay ko na, saan punta? Ma, malaki na ako, kaya ko ng sarili ko. Hindi ko naiisip yung nanay ko na natutulog sa gabi, na naiisip kung nasaan ako. Ngayon, nalipat na. Pag umaalis yung mga anak ko, ako ngayon yung parang, andyan na ba siya, no? Kinakabahan. Wala pa, kasi hindi mo alam. So, nung pandemic, nagsama-sama, yun nga, nakagandahan kumibigan. Pero, of course, masama talaga yung nangyayari sa pandemic. Kung speaking of calling, kasi sinasabi mo yung mga calling naman ako mo. Ako, hindi ko na imagine na magkakaroon ako ng pangalan sa show business eh. Gusto ko lang magpatawa eh. Hindi ko alam kung sa dadalhin eh. Ikaw kong, calling mo ba to? Kasi nag-uusap tayo dati. Alam ko, ano ka lang. Gusto mo maging mag-servisyo, magtumulong. Pero hindi naman natin pinag-usapan na magiging congressman eh. Hindi, so, actually, totoo lang ha, real talk yun ha. Nagulat ako, nabasa ko lang sa IG. Uy! Kong Brian! Kong ka na sa inyo, yun. Tapos, ano ba yung trajectory mo talaga? Balik ko rin dun sa sinabi mo kanina. No? Kasi ako, nung age 17, nakabuntis ako eh. So, nasa college ako nun, second year college ako. Tapos, nakabuntis ako. So, kinilangan ko minto.
trabaho ako sa Dunkin' Donuts. Nag-service crew ako for 2 years para lang makapag... 2 years? 2 years ako service ko, tapos nagdadrive ako ng taxi pag weekend. Para talagang kumita ng todo para sa mag-ina ko nung time na yon, no? At by age 18, umalis yung mag-ina ko, napunta ng Amerika. Oh. So naiwan ako. And unfortunately, hindi na kami nagkausap. Parang inilayo na nila sa akin dahil... Siyempre, ang tingin nila sa akin, hindi ko naman kaya mabigyan ng magandang buhay yung mag-ina ko. So, minabuti nilang kunin. Tapos, hindi na kami nag-communicate eventually. Yun ang nag-fuel sa akin para pumasok sa kung anong nasaan ako. And, ginawa ko naman yung first year college ako, political science. Kaya, ito yung parang tinatanong mo ba, calling mo ba ito? Hindi, parang gusto ko talaga eh. Pero, ang gusto ko talaga mag-abogado. Ah, abogado. By taking political science, gusto ko talaga mag-lawyer. But, nung pag-graduate ako ng college, na-meet ko si Senator Angara. Mm. And nagkaroon kami ng courtesy call sa office niya. And it's, nagustuhan niya naman ako. So, in-invite niya na ako to be part ng staff niya. Mm. So, doon naman ako natuwa. Kasi, tumakbo kasi siyang, tumatakbo siyang president noon eh. Tapos, nag-vice president siya kay Erap. Nung natalo siya, lahat kami, ng mga staff niya, na-absorb sa executive department. Kami, napunta kami sa Office of the Press Secretary. Ang boss ko doon, si Rod Reyes, saka si Tom Puno. Rod Reyes. So after that, ang bilis na nung asenso ko. Alam ko mabilis ang asenso mo ba? Kasi nag 2 years ka ng Dunkin' Donut eh. 6 months lang dati ang contractual doon eh. Exactly. Naging regular para ako. Para pag 2 years ka, oh. Kinareer mo yun eh. Oo, oh, naging regular ako pare. Yung sinipaga ko talaga. Oh. Kaya lang sorry. So nakakalang 20 pesos na isang oras doon. Oh. Baka kala nyo ano. Oh. 20 pesos ang oras doon. Di ba 20 pesos? Totoo. Ano, magkano, basta ba 118 ang aking ano. Ilang minimum wage noon. 6. Mga ilan? Mga 6 hours? 5 hours? Kundi ka pwede mag-ocho eh. O, mga 6 hours. Tama na. 6 hours tama, yun. Tama, alas 20. Oh, dalawang meeting. Bandi ano, nun eh. Bandi clock ka nun. Kita-kita pag late ka eh, no? Exactly. Pag so, pumitik yung bandi clock, five minutes. Pag na-late ka, may bawas na sweldo mo. Diba? So, ano pagkain mo? Dunkin' Donut ka na? Dunkin' Donut? Oo. Actually, totoo. Mga pasalubong nga dun sa anak ko. Puro munchkins. Uy, Dunkin' Donut ha. Baka mamaya nanonood kayo dito. Libre to ha. Ko nga, para sa mga ano, 1993, high school graduate, tanggap ko na. 1995, sabi ko, wala talaga. Tumasok ko ng 2-year course. 2-year course lang gusto ko ha. At graduate ako ng 20 years old high school. 20 years old high school. Graduate ako ng college, 27. Akalain mo, graduate pa ako ng Master's of Science in Computer Science after 3 years kasi nagturo ako sa AMA Computer College. Hmm. Ang requirements nun, mag-aral ka ng Master's para tumaas yung sweldo mo. Hmm. Ang guro, ang ano kasi, sa akadem kasi, hindi siya paanuhan yung patagalan. Kailangan din nagiging doctorate ka, gano'n, mag-ano'n. So, nakapag... Bili mo, after 1995, give up na ako. After 6 years, graduate ako ng Master's of Science in Computer Science. Doon ka na nakapasok sa Accenture. Doon ako, nagturo ako for 3 years kasi ano yun eh, binabayaran ko. Tapos nakapasok ako sa SGS for systems admin. Tapos 1 year, punta na ako sa Accenture. At doon na pumasok yung Alex Calleja. Oo, doon ako na-discover kasi nagpa-workshop yung Accenture ng stand-up comedy. Oo. Pumunta ako, umatend ako, nabuo ng grupo, and the rest is history. Uh-oh. Kasi dati hindi ko alam yung ginagawa ko, nagpapatawa lang ako eh. Pinagkakitaan ko, kaya sa opisina, hindi ko babayaran kasi natatrabaho ko sa opisina eh. So ang ano ko, ang type of comedy ko, kong, nasanay ako sa corporate. Ah. Na mandated ako ng HR. Oo. So ang joke ko, dapat pasok sa kumpanya. So ang kaya sa marami sila nagtataka sa akin, akala nila bastos ako. Oo. Naparoon nyo ngayon sa YouTube, bastos na. Pero ang pundasyon ko, host ako ng mga kumpanya. At pag host ka ng kumpanya, pag may nasinabi kang mali, hindi lang, uy, mali yung sinabi mo, tanggal ka sa opisina. Kasi mandated ka ng HR. Tama. Eh. Yun ang aking training. Kaya paglipat ko ngayon sa television, pasok ako sa Going Bulilit. Yun. Na kiddie show. Oh. Pasok ako sa... Showtime. Sa Showtime, na noontime show. Oh. At meron akong ano, men's show na puro bastos. Tama. Tapos pagdating ko, guest ako sa Boys Night Out, bastos naman ako. Mm. Habang writer ako ng Going Bulilit. So, ang humor ko really, I adapt. Alam mo, yan ang sinabi sa akin ng tatay ko, Alex. Oo. Nung sinasabihan niya ako na, anak, alam mo, gawin mo, mag-aral ka mabuti kasi yung hilig mo sa musika, hindi mo pwede yan. Kailangan, sikat ka sa limelight, pero sikat ka rin sa dim light. Oo. Yung dim light mo, yun yung day job mo eh.
yun yung magsusurvive sa'yo sa buhay na to. So, nagpapasalamat din ako sa kanya na pinigilan niya ako musikero. Pero, siyempre, doon yung passion mo, di ba? Kahit hanggang yun, jam-jump pa ako sa mga kaibigan ko nasa banda. And in fact, kaya nga, doon sa gig economy, grabe yung tukod ko dyan, Alex, dahil dyan. Yung wife ko kasi kumakanta. Oh, singer. Kung, kaya kilala, sabi, yung suporta nyo talaga doon sa mga, sikat talaga kayo sa mga musikero. Oh. Kasi, lalo na noong pandemic, mag-aminan tayo, talagang, ang talagang sumuporta sa mga musikero sa isang lugar sa ako masasabi natin sa di ba sa La Luna tumutugtog pero kayo ang nag-encourage dun sa mga musikero na magkaroon ng patuloy na income during pandemic. Kaya ngayon nakatuwa nga at hindi alam ng lahat na si Alex ho kasi asawa niya singer din pero si Alex din ho hails from Bicol. Oh. Legazpi Albay. So, ang tatay niya, Legazpi Albay, ang kanyang nanay naman, Tigasosogon. Mm. So, alam mo, Alex, bilang representative ng Bicol Saro, isa sa mga, ano ko talaga, yung mga Bicolanong naging maayos sa buhay. Mm-hmm. Kumbaga, yung struggles nila, naisama nila, hanggang sa umasenso sila. Ano naman na ituro sa'yo nung Bicol? Yung paglaki mo sa Bicol? Ang natutunan ko doon, yung pagpapangalaga ng pangalan, pag-alaga sa pangalan. Oo. Kasi, napunta ako sa Bicol na naman Calleja ako, parang meron na kagad akong... parang stamp of approval. May ganun ka na kagad eh. So, natutuwa ako sa... So, ibig sabihin, kaya iniingatan ko rin yung pangalan ko dahil parang pag nalaman nila na, ngayon, mubuo na ako ng pangalan ko dito sa Tagig. So, yun, ang natutunan ko sa pagiging Bicolano ko nung pumunta ako sa Bicol is, take care of your name. Mm-hmm. Kasi parang yun ang mapapamahan sa mga anak ko. The one, the only, Alex Calleja! Wala kang nag-usap na nag-ugot na ganito. Asa yung sakdingin ko kagabi? Ito ah, speaking of pangangalaga, alam mo, isa ka sa ngayon sa nai-respeto sa comedy scene, hindi lang sa talento mo, kundi sa pag-aalaga mo sa mga bagong usbong. Yung comedy crew mo, lagi mong bitbit sa lahat ng gigs mo. Bakit mo ginagawa yan para sa mga kasamahan mo? Nung nagsisimula ako, Kong, may tumulong din sa akin. May nagbigay din ng spot, may nagbigay ng oras para sumabay din ako dun sa, di ba, parang sila yung una, nasa mga support ako. Second tier ka. Oo, yun. Which is with the intention of magiging ganun ka rin sa kanila. So may nagbigay sa akin nun. So ngayon, I'm paying it forward. Kasi ang goal ko is pagka ako nasa headline at under sila, at nanood kayo, at natawa kayo dun sa mga kasama ko, babalik na kayo sa susunod na, wala si Alex, pero magaling yung ano ha, magaling isang komedyante ha, panoorin natin yon. So magiging ano yun, diba? Domino effect. So, yun ang purpose ko. Unfortunately, sa Pilipinas, kailangan may pangalan ka para panoorin ka. Oh, yeah. Pero hindi nyo alam. Tapos pag nakita nila may pangalan ka tapos natawa sila, hindi nyo alam, nakakatawa ka na, wala ka pang pangalan. So ngayon, itong mga to, binibigyan ko talaga ng space. In fact, yung birthday show ko talaga, ginagawa ko palagi yun. Kasi sa totoo lang, kung talagang matakaw ka sa limelight, matakaw ka sa ano, as much as possible, gusto mo alone ka eh. Una-una, sakit ah. Exactly. Kaya ko naman mapumuno ng isang lugar na ako lang, o di akin pa. Pero di ba mabuhay ang isang no man is an island? Exactly. Mamamatay siya pag wala kang kasunod na, matatanda naman ako, namang mamatay ako, baon, di ba pag may agimat nga, pag mamamatay na, pinapasay agimat. Kasi nga, alam niya mamamatay siya. Ngayon, 12 to, so sinasama ko talaga sila. Sinasama ko talaga sila para... Balang araw, sitting-piti na lang ako. Hindi ko binititignan na maagawan ako. Tama. Ang titignan ko, may katuwang ako. Yun diba? Ang actually kailangan malaman ng ibang tao. Kasi yun nga, di ba? Habang umaangat ka, kala mo nasa kayo lahat ng pansin, nasa kayo lahat ng glory. Eh, importante yung... Ika nga, di ba sabi nga nila, dapat lagi kang may protege. Meron. Lagi ka dapat may inaalagaan na susunod. Kung di man sumunod sa yapak mo, yung tignan ka bilang... isang mabuting tao na nagbigay sa kanya ng oportunidad. Kaya doon sa mga, lalo na ngayon, yung mga medyo sikat na mga kaibigan natin, hindi lang sa politika, kundi sa pag-aartista rin,
kailangan isipin nyo rin na mapagyan ang oportunidad yung mga nasa paligid nyo na nakikita nyo naman may talento. Oh, sa kung ano yun, kasabay ng pag-angat din ng industriya yun. Ha? For example, yung comedy. Diba, labing dalawa yan. Misan naman talaga sa isang tao, hindi ka magugusto ng comedy mo eh. Meron talaga silang hinahanap eh. I-opera mo ng iba-iba. Tama. Magdadala to ng panibagong ano. Kung nagustuhan to, panibagong tao na naman yan. Dumadami, lumalaki yung market. Hmm. Hindi ka kikita forever. Totoo yan. Hindi lahat kita. Minsan gusto mo rin magpahinga yung sino ba mga gusto ko rin manood. Gusto ko rin ako yung nasa gitna lang. Oh. Iba yung nasa dulo. Oh. Kasi pag nasa dulo ka, alauna ka isasalang, alas 12 ka isasalang, alas 11. So, kaya kung walang halong biro, ngayon ang saya ko. Tutan nyo, kung interview ako, galing lang ako gabi sa Baguio. Mag-aasama kami para sa lap trip. Kung tinatawag namin lap trip, iniikot ko itong mga grupo. Anong kita ko? Abonado ko eh. May kotse, may hotel. Uh-oh. Yung kitang konti, abonado pa. Pero ang saya kasi na-expose yung mga komedyante. Yung comedy crew. Tinawag kong comedy crew. 12 na sila. May acoustic singer akong komedyante na rin. Oh. Iba-ibang mga... Parang J.D. Guzman, ha? Oh, meron akong doktor na senior. Meron akong Baguio na komedyante. May Olongga mong komedyante. May Hapon. So, iba-iba. Kaya yun ang purpose ko talaga akong... Nakita natin yung other side ni Alex dito. Naikwento niya sa atin yung buhay niya. Alam mo, yung buhay ng komedyante rin minsan. Talagang mahirap. Especially, ngayong bumabalik pa lang itong ekonomiya natin, especially sa gig economy. At natutuwa nga ako, ang dami ng concerts, ang dami ng shows, ang dami ng oportunidad para sa mga kaibigan natin. Pero at the end of the day, talagang nakita natin yung struggle niya. And I really commend you, Alex, for really, kumbaga, surviving this with all the personal, trials mo sa buhay mo. But also, yung paying it forward and giving back. So, kung magbibigay ka ng advice sa isang tao, kumbaga, paano mamaging Alex Calleja, anong masasabi mo sa kanila? Kung una-una, edukasyon. Core naman painggan, edukasyon. Meron muna kayong education, then pwede na kayo mag-experiment kasi meron kayong diploma. Kung di man matupad, meron kang education to fall back. Yan ang una ko sinigurado. Hindi dahil sa mga magulang ko. Sa personal ko, tinapos ko muna yung computer science ko para eto na, yung comedy na. Be true sa core mo. Ikaw kung alam mo yan, mahilig ka sa public service, nandiyan ka ngayon. Kasi yun talaga eh. Hindi ka gumawa lang kung ano-anong kalokohan na nagmusika ka, tapos hindi naman yun ang ano mo. Pero kasi dapat, alam mo yun, na-identify mo kung gusto mo. Ako talaga na-identify ko na ang core ko is to entertain. So, nung nagtatrabaho ko sa opisina, nag-entertain pa rin ako. Anong ginawa ko? Yung talent ko sa pag-entertain, hindi man ako nasa stage, ginamit ko sa PR, sa mga boss ko, sa mga katrabaho ko. So, minala ko ng mga katrabaho ko. Tama. At minala ko ng boss ko. Mas madali ako na-promote. Mas madali ako nag-network. Hindi dahil sa puro talkies na ako, ha. Kasi daig ng magaling at matokis ang magaling lang. Oo. Kasi hindi mo binibenta yung galing mo. Tama. Yung magaling ka na, nag-network ka pa. So, kaya ako naging ganito, parang imbudo ang buhay. Oo. Marami ka munang ginagawa, pero abang tumatagal, dapat papasok ka na dun sa goal mo. Oo. At walang age limit to, ha. Oo. There's no such thing as, mag-51 na ako, pero sa tingin ko, kalagitnaan pa lang to ng karir ko. Oo. I thought last year was my the end of my career. I thought the other was this was it. And ngayon, may bago na naman akong nabuksang career. So, hindi siya... Pelikula lang po may ending. Pero ang buhay, Pero dapat, katulad ko, nung nag-IT ako, tapos nagpapatawa ako, ang layo eh. Kasi nga, di ba, nung nagpatawa ako, stand-up comedy ako, napunta ako sa showbiz, nagkalapit na. Kasi stand-up comedian ako, comedy yung sinusulat ko, yung tapon sa comedy, sa stand-up, napupunta sa comedy, yung tapon sa comedy, napupunta sa stand-up. Palapit na ako sa core ko, which is to entertain and to make people laugh. Yun ang nangyari ngayon sa akin. So please, focus lang kayo sa target nyo. Gagalaw-galaw yan, pero balik nyo lang sa, mawawala ng konti, pero kapit lang, babalik yan. Pag talagang mahal nyo yung gusto nyo gawin. Alam mo, tama yung sinabi mo, Alex. Kasi ako naman, bilang isang lover of music and also a politician, alam mo, nakatulong eh.
nag-synergize siya eh. Mm-hmm. Dahil pagka may mga events, gusto na, ay, nandun si Brian, dapat si Bipak, kailangan may pakantayin tayo. Tapos pag may mga private events naman na kami-kami lang, pitayin natin si Brian, magaling kumanta yun para pag nandito to. So nabibuild mo unti-unti yung network mo. Yes. Tama ka dun eh. Kasi walang dapat, tapon. Oh, wag kang mag-stop dun sa comfort zone mo. Kailangan extend mo yan. Kailangan makisama ka sa tao. Kasi eventually, sila yung magbibigay sa'yo ng opportunity. Mm-hmm. Kumbaga, yung tightness nyo, yung dahil saan madalas kayo magkasama, yan ang magbibigay siya ng oportunidad para sa darating na panahon. At wag kayong manununog ng ano tulay. Huwag kayong manununog ng tulay. Ibig sabihin, yung mga dati nyo kakilala, huwag nyo tapusin na hindi na makakabalik sa kanila dahil hindi nyo alam ang mundo ay maliit lamang. Totoo yun. Just imagine may ABS-CBN, dati taga-ABS-CBN ako. Just imagine kung naipag-away ako sa Ayla. Eh ngayon, nakikita ko sila sa TV5. Mm-hmm. Lahat siya na nalipat. So, yun. Yeah, burning bridges doon, mali yan. Is a no-no. At sabi nga ni Kong Bray kanina, di ba, kita nyo naman, hindi kami huwag kang magtapo ng energy kung saan-saan. Basta kailangan, pag nagtapon ka ng energy, doon sa goal mo. Mm-hmm. Doon sa goal. At hindi laging hindi laging good day ha. Pag gising mo, hindi laging bed of process ha. Totoo. Minsan may mga araw na mali yata to ha. Hindi, kapit lang. Dahil kinabukasan, babalik na naman doon sa sentro. So, yun lang. Kung kasi, nung nag-asawa ako, nung napatira ako sa in-laws ko, akala ko, katapusan ko na eh. Akala ko, magiging father na lang ako. Father and working sa isang kumpanya, pero tinuloy ko pa rin yung passion ko, which is to make people love. Yeah, exactly. So, alam nyo, nagpapasalamat tayo kay Alex for, kumbaga, learning the other side of him. Kumbaga, nakita natin siya as the funny man. Alam mo, Alex, ako, sinabi ko nga nung simula ng show, yung buong pandemic, pare, wala akong ginawa ko di panoorin yung ano mo. Tapos, misis ko, natatawa sa akin, naka-earphones ako, tawa ako ng tawa. May pinapadbutawa ka ng tao. Sabi ko si Alex Calleja. Talagang so funny. Sabi ko ganun. Hoy, magandang hapon. Alex Calleja. Ganito mangyayari sa atin. So, ito yung Alex Calleja Show. Medyo inayos ko lang ng konti. Sana lahat tayo safe. Bago magsimula, I hope everyone is safe. Ito, ang hirap. Nakakapagod pala magpahinga. Alam mo yung purpose ko ng pandemic? May share ko lang. Kaya ako ginawa yung The Alex Calleja Show ng pandemic. Para sa akin, una, pero para sa tao rin. Bakit? Ginawa ko yung Alex Calleja Show. Online yun eh. Pandemic tayo eh. 6 PM. Sinabay ko sa news. Bakit? Para hindi ako makaparoon ng news. Yung mga tao hindi makaparoon ng news. Tapos pinatawa ko 1 hour. Akala ko, ginagawa ko lang sa sarili ko yun para lang mawala yung ano ko. Yung pala yung mga tao, natandaan nila yung ginawa ko. Natandaan nila yung ginawa ko na nunduring na malungkot sila, pinatawa ko sila. Kaya nung lumuluwag-luwag na yung pandemic, mga boss yung nanonood, mga deciding factor sa kumpanya, nagtawagan lahat yun, binigyan ako ng mga corporate shows online. Lex, napalad ko yung ano mo ha. Tinatawa mo ako nung alungkot ko doon sa kwarto ko. Ngayon, nakabalik na kami sa opisina, may meeting kami, ikaw yung surprise sa ila. Magkano ba yung 1 hour mo? Yun ang nagpa-survive sa akin. So, yung sinasabi mo, ikaw, Kong, kaya tayo nagkakilala dahil napatawa kita dyan. Exactly. Wala naman ako nasa isip na mag-perform ako dahil mapapatawa ko isang future congressman. Pag nilagay mo, di ba lang naman nun eh, nagpapatawa lang ako nun. At yung resulta ngayon, it's just basically me making people laugh. Exactly. So, diba? Yun eh, ako nagpapasalamat talaga. And not just me, but lahat ng viewers natin na napatawa mo during the pandemic talagang nagpapasalamat kami and it's really, really nice to have you here, Alex. Ako, pleasure ko. Talagang, kasi kailangan malaman nila itong side na to natin eh, di ba? Kasi ang tingin nila sa atin, politiko, tingin sa'yo, komedyante, tingin nila wala na tayong problema dahil maganda naman buhay nyo eh. Nakakabili kayo, nakakain kayo ng steak. Hindi yung nag-e-end dun eh. Ang buhay, lifelong commitment mo sa sarili mo eh. Yung mga na-achieve natin ngayon, byproduct lang yun ng ating pagsisikap. Meaning yung pag-aallow, pagbibili ng mga gamit, pagkain, byproduct lang naman yan. Hindi po yan ang main. Mm-hmm. sa pagtatrabaho namin, masarap kasi may buhay na may goal. Masarap kasi mabuhay na may goal ko eh. Tama. Ganun. Pero katulad niyan, sasabihin niyo, wala kang problema. Antayin kong problema ngayon. Host ako ng face-to-face eh. Araw-araw yun, di ba? 11 to 12. Puro problema yun. Ang titindi ng problema ko ngayon. Pati nga balde ka. Oo, hindi nagsoli ng balde. Awa yan. Natutulungan ng sinampay sa taas. Paglabas siya, natulungan siya. Eh, reklamo yan. Sinosolve namin yan.
Dinadala ko sa bahay yan. Ang hirap, no? Panibagong chapter ng buhay ko na dahil ang dahil ko problema sa buhay, nagdagdag pa ako ng problema ng ibang tao. Ginawa ko pang programa. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Kaya maraming salamat sa lahat ng nanood sa atin dito ngayon. At tandaan nyo, sa susunod na session, sama ulit tayo. Nice. Thank you. Galing, pare. Galing. Thank you.